Dakilit mo pangalanin mga Diyos, mga kapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapang sus, pinakamamalapanon, kami nagpupuri. Nagkapasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakatong pinagalong sa batis sa amin, na pumapanggalin ba ng salita, ang aming dalangin, Lord Diyos, na magsibit itong pagkain ng aming mga kaluluwa, mga Panginoon. Patubay mo bautis sa amin, mga Panginoon, ang ibaling ko at bigyan mo sa panakalaman, karunungan, upang may pangalanin salita. Bless us, O God, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Pray natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, kadakilaan, tao sa pusong pagkapasalamat, ay naugulang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pong pinakamama na Panginoon Kristo. At ako magbabati sa magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis Tata Almeda, dahil tayong Prophet of God. Patuloy pa natin sa sariwang blessed memories ang teaching sa parable of business ng Pastor Dina C. Almeda. Magandang hapon sa kanilang buong sambahayan. At ngayong hapon ito, kakapiling po natin ang beloved ni Ayana, beloved Kim, upang magsamba sa ating dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. Ang ating pong paksayin ngayong hapon na ito ay pamagatan nating privilege ng mga hinirang. Privilege of the chosen. Isipin mo natin, minamahal ko, hindi lamang po langit ang ating pong hinihintay. Dito man sa lupa, minamahal ko, ay pagpapalaan tayo ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, minamahal ko, magbibigay siya ng pastor na magtuturo, kakandili sa atin ng kalaman at karunungan. Pag Kristiyano, minamahal ko, ay wise na Kristiyano, minamahal. Naalala ko yung aking anak noong araw, minamahal ko, pag nanggaling ng Luneta, sasakay ng LRT, minamahal, nagtatanong ko sa kanya kasi may mga madadaan ng kwa dyan, mga simbahan, minamahal ko. Tinatanong ko sa kanya kung nasaan ang Diyos. Umiiling siya at the age of 6. Alam niyo, umiiling siya, walang Diyos dyan. So minamahal, ang sabi minamahal ko, magbibigay at sa atin ng ating Diyos ng pastor na magkakandili sa atin ng mga kalaman at karunungan, minamahal ko. Ating, ang sabi, basahin natin, minamahal, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Isipin po natin yung minamahal. Ang Diyos na makapangyarihan, hindi man natin siya nakikita, minamahal. Ngunit siya tumutugon sa mga ating mga panalangin. At ipasahin, minamahal ko, sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 33, versikulo 3. Praise God. Dito po sa Jeremias 33, talata 3, ganito po ang pagkasulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos. God bless you po, beloved brother na ito. So, makita po natin, mga minamahal, hindi ba natin siya nakikita, ngunit siya tutugon ng ating panalangin. Bakit, minamahal ko, noong araw, makita natin, minamahal, na salat ang ating pamumuhay. Karami nga nga ba, lingkod, minamahal ko, bago pa lamang magsweldo ng katapusan, minamahal, naiutang na ng alin, alak, beer, minamahal ko. Yun ang aking kaibigan noong araw, minamahal. Ngunit ngayon, minamahal ko, sa ating mga panalangin, tumutugon ang ating dakilan Diyos. Sisipin po natin, minamahal. Narito si isang patuto, minamahal ko. Narito si brother Mario, minamahal ko. Jubilianos, minamahal. Nagpapawid dito sa atin, minamahal. Ano nga ba yung sasakyan meron ka? Grandia ba o Starex? Naalala ko noong araw, minamahal ko, yung sabi nung kapatiran natin eh, Istirik. Bakit? Tumawag mo na pastor kasi tumitirik sa dahil yung sasakyan niya. Pero ngayon, minamahal, isipin po natin, minamahal ko, meron kang nagnasa na magkaroon lang na kahit isa sasakyan. Ano ang binigay, minamahal ko? Lima. Lima po yung isipin po natin, minamahal ko. Ganong kabuti ang ating malapagang minamahal ko. Kaya, ang sabi, malapit siya doon sa mga nangangailangan. Isipin nga ka, kung kailangan mo ng kagalingan, manalangin ka sa Diyos. Pag sumamo ka, hindi yung pagdating ng pangangaral ng salita ng malapanginon, nasa labas ka, meron ka sa sariling kongregasyon. Sipin mo natin yan, tignan natin yung manamal ko. Kung sa, nasaan yung makapatili natin iba, naroon. May sariling kongregasyon, minamahal. Ako noong araw, nung ako yung nagpipreach sa Amoranto, minamahal ko, bago ako mag-preach, umiikot muna ako. Maniwala kayo, minamahal ko, hindi nakikinig. Ang ginagawa, nag-uusap sila, minamahal. Meso ng sariling kongregasyon. Sabi, minamahal ko, pinalapit niya ang may kailangan. Mateo Kapitulo 11, versikulo 28, praise God, ating basahin.
Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na papagal at na bibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Isipin po natin yung mga minamahal. Pagpapahingahin ka ng Diyos na makapangyarihan. Pag ikay may karamdaman, pagagalingin niya ng ating dakilang Diyos, nasa iyo yan. Kung paano ka maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi nga nung araw, nung tayo nasa reliyon, minamahal, kaya hindi ko sinasabi yung dambuhala. Tuwan-tuwa ang Diablo. Bakit? Binabal ko, dambuhala, pinanggalingan. Masama. Wala man na ituro matama. Sinabi lang nila, minamahal ko, itinuro lang nila may Diyos. Pero kung nasaan? Nasa bulsa. Ako nung araw, ang Diyos ko, minamahal ko, nasa pitaka. Naroon yung San Miguel na may hawak-hawak na tabak, minamahal. Isipin po natin yung minamahal ko. Lumapit ka at ikay akin pagpapahingahin, sabi natin dakilan Diyos. Isipin po natin yun. Kung ikay may karamdaman, papalik-balik ka ng hospital, hindi ka gumagaling. Sa Diyos, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, minamahal, bukod sa gagaling ang iyong karamdaman, tatanggap ka pa ng kapangyarihan. Isipin po natin yun, minamahal. Power against the enemy. Yun po minamahal ko. At iba sa'yo minamahal dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Praise God. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Ito po nakasaad. Data po at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal. Ang dating lasing gulong araw, ang dating sugarol na hinahawakan, puro baraha, minamahal ko, may kapangyarihan ngayon nang gagaling sa Diyos. Bakit natin hindi gamitin, minamahal? Bakit natin papabayaan ng ating mga sarili, minamahal ko? Narin ang prayer ng ating magulang sa ating mga Panginoon, ating bilabi natin sa pastor, minamahal. Pakinggan ng isang tiyak na bagay, pakinggan ng Diyos sa kanyang panalangin, minamahal. Ikaw manalangin ka. Pag sumabo ka sa ating dakilin, sipakita mo na ikay anak ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tiyak na bagay. Kung ano man may karamdaman ka ngayon, pagagalingin ka ng ating dakilin, Diyos. Hindi ka patatagalin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa akin nga lang, dumalo ko sa gawain, minamahal. Dumalo lang ako, hindi pa ako bautismado. Ayaw ko nang inom na alak. Dahil, ayun, sabi ko nung araw ako yung binata, kasal ako sa bote ng alak. Yun ang aking nagtataka yung nanay ko nung araw nung nasa Cubao kami ni minamahal. Pagkalinggo, pinupuntan ako mga pinsan ko ron, mga polis, tiyuhin ko, mga militar, minamahal. Nung araw na linggo na yun, minamahal ko, doon ako nang galing sa bahay na papunta ng Dubalitsas, minamahal. Hindi ako uminom ng alak, hindi ako nagyaya. Nagtataka yung mga pinsan ko, uy, hindi na uminom ng alak ni si Junior, kasi Junior po ako, minamahal. At tunay po, minamahal ko, na binago na ang ating dakilan Diyos, sabi nga, no, ako'y maglingkod sa ating mga Panginoon, binago niya ang aking buhay, minamahal. Yung pera ko sa bulsa na, naiipon ko na. Naiipon ko na, minamahal. Sabi nga, minamahal ko, sa Biblia, ninasa ng mga hari, ng mga manghuhula, yung nakikita natin, yung narinig natin mga patotoo, minamahal. Isipin po natin, may nagpapatotoo na mahirap, minamahal. Ngayon, pinagpala na ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin yung mga mapapalad yung mga nakakaranig. Mapapalad yung ating mga mata na nakikita natin. Dati, may kausap ako kanina, sabi ko, manalangin ka sa Diyos. Sabi mo sa malapanganon ko, ano kailangan mo, bagamat alam niya yan. Manalangin ka, magsumamo ka. At sa tiyak na bagay, pagagalingin ka na ating malapanganon. Lucas, Kapitulo 10, versikulo 23-24, praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang talata ay 23 at 24. At paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita. Sapagkat sinasabi ko sa inyo,
na maraming propeta at mga hari ang nangagahangad na mga kakita ng mga bagay na inyong nangakikita at hindi nila nangakita. At mga rinig ang mga bagay na inyong nangaririnig at hindi nila nangarinig. Amen. Isipin po natin yung mga minamahal. Yung mapakinggan mo yung patutuo na isang kapatiran dating may karamdaman, nasa banig ng karamdaman, dulo nga sa gawain nasa folding bed, minamahal. Nung marunig niya pangangaral ng ating minamahal, ginagang ng pastor minamahal ko, tumayo siya. Hinahanap siya nung may dala ng folding bed, minamahal ko, hindi siya makita. Naroon pala sa harapan at tumatanggap sa ating dakil niyo. Isipin po natin yun, minamahal ko. Hahanapin mo yung loved ones mo na nasa, dinala mo sa gawain nasa folding bed, hindi mo siya makita. Nasaan siya? Nasa harapan? Nasa harapan. Tumatanggap sa atin dahil nasisipin po natin yung mga minamahal. At nung araw, nung mapunta ako sa gawain ito, minamahal ko, mas marami-rami na yung konti, minamahal, sa overnight. Wala pang outstation nung araw, minamahal. Wala pang outstation. Pagtagal-tagal, umabot na rin sa receiving room, minamahal. Nasa Amoranto na tayo. Dumami na dumami yun, minamahal. Hanggang ngayon, minamahal, 34 na o 36 sa ibang bansa, minamahal. Walang tumutulong sa atin, kundi ang bawat isa na nagtatapat sa gawain ng ating dakilang Diyos. Sila ginagamit ng ating mala Panginoon. Kaya sabi nga, kung nagkaroon ka man ngayon, isipin mo, may Diyos ka na pinaglilingkuran. Totoong Diyos na makapangyarihan. Nagsabi nga ako nung isang araw, minamahal, ayaw ko nang pagising ko sa umaga, nakikita ko tubig. Mabuti ngayon, minamahal, hanggang kalahati na lang nakikita. Nung kapag kasagsagan, minamahal ko nung bagyong Karina, may habagat, minamahal ko, lampas hanggang liig. Mabuti, 5'9 ako. Eh kung ang height ko ay 5'4 lang, di lubog ako. Hindi pa nagtanong pa nga yung ating beloved ordinary priest, sabi niya, kala ko lumipat ka na. Kasi hindi basta-basta lumipat doon sa amin, minamahal. May mga gamit pa ako sa mga bahay na gusto kong ibigay mo doon sa anak ko kasi iba yung bahay ng anak ko. Ako doon sa lumang bahay namin. Kaya ang sabi, minamahal, yung nasa atin, na wala sa tao na nasa daigdig, ang nasa atin, minamahal ko. Yung Espiritu ng Diyos, hindi na malaman yun kung paano, paano ka nagsasalita ng iba't ibang wika, kung paano ka magpatong na yung kami nagmagaling, hindi na alam yung minamahal. Ang sabi lang, may magic ka, wala akong magic. Ang hawak ko ay kapangyarihan ng atin, dakila Diyos. Kapangyarihan ng mala Panginoon, ang aking inaasahan. Dati naglalakad ka. Dati mahirap ka, nakatira ka sa squatter lang. Bakit ngayon may bahay ka na maganda? Bigayan ng mala Panginoon. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi ko nga alam kung bakit ako mahal ng ating dakilang Diyos. Maganda ko na sariling bahay. Ganun po ako minamahal. Kaya pag nasagawain ka ng Jesus Miracle Said, isang tiyak na bagay, yung privilege mo bilang isang hinirang ng ating dakilang Diyos, makakamtan mo yan, matatanggap mo yan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ibasahin unang Korinto, kapitulo 2, versikulo 12, praise God. Dito po sa unang Korinto 2, talatay 12, ganito po ang pagkasulat. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang atin mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos. So isipin po natin, minamahal, meron ka palang tatanggapin sa ating dakilang Diyos sa mga bagay na walang bayad. Magtataka ka. Yung sabi nga, minamahal ko, tatanggalin na mala Panginoon yung lahat. Lahat. Ay, balik ko, minamahal ko, may utang ang gobyerno sa akin ng kalahating milyon. Hindi ko pinansin. Sapagkat alam ko sa gawain ng ating mala Panginoon, pagpapalain ako ng ating dakilang Diyos.
Ibibigay niya lahat ng pangangailangan, minamahal. Ibibigay niya. Kaya, maging tapat ka lang sa ating nakilis. Ano man ang nasa iyo, ito'y pag-aari ng ating pinakamamalapan at sa sansak na bagay. Lahat ng nasa isip mo, ibibigay ng ating pinakamamalapan noon. Tinanggap natin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, minamahal. Isipin po natin yun. Kanino ibinibigay yun? Sa mga tao na sa lansangan, minamahal ko. Sa tao may nasa reliyon. Ibinibigay ng ating dakilang Diyos ang kanyang Espiritu doon sa kanyang mga tunay na anak. Yung kanyang dadalhin sa langit. Yung kanyang pagpapalain, minamahal. Basahin natin dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, versikulo 27 hanggang 29, praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, ang talatay 27 hanggang 29. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamti namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalatian, kayo na may magsisiupo sa 12 ang luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 at mga magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Puri lang ating dakilang Diyos. God bless you po, Bilalbardo Junet. Nagtatanong yung mga apostoles na mahal, ano ba tatanggapin namin pagsunod namin sa inyo? Binanggit ng ating dakilang Diyos sa mga bagay na ninanasa ng tao. Sino nga bang ayaw ng bahay? Sino nga bang ayaw ng mamahaling damit, minamahal? Eh, balingkod nga, minamahal ko. Yung isang kapitbahay namin, malaki lang nung pumunta ko sa meeting ng senior citizen. Galing siya ng Hong Kong, isang beses pa lang. Ipinagmamalaki niya. Galing ako sa Hong Kong. Ang sabi sa akin nung may nagtanong sa akin, nakatabi ko, kayo po, brother, ilang beses na kinagaling ng Hong Kong? 11. 11. Isipin po natin yung mga minamahal. Walang babayaran, walang binayaran. Puro libre. Gano'ng kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal? Wala kang pensyon, pero hindi naman binibigay sa kanila ng Diyos yung binigay sa iyo. Purihin ang ating pinakamahal, Panginoon. Ang pinakahuli, minamahal, na nanasain ng tao, yung mapabilang ka sa iglesyang matatag. Kasi makita po natin, minamahal ko, yung iba nagtatago na. Yung mga nagbabanggit ng araw, silang anak ng Diyos, nagtatago na, hindi makita. Isipin po natin yung minamahal, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka nagtatago ngayon doon sa mga nilalang mo? Bakit ka magtatago doon sa mga nilalang mo? Harapin mo, sabihin mo, wala akong kasalanan. Pero nagtatago, ibig sabihin, sa criminal parlance, pag nagtago ka, may ibig sabihin, meron ka itinatago. Iba, minamahal ko na nagpalitan ng muka. Hindi na sa dati, kaya pagpunta ng Pilipinas, ay, hindi mo na makikilala, pero siya pa rin nangunguna. They change their face, but they cannot change going to heaven. Hindi nila makakamit ang ligayang ipinagbinigay ng ating dakilang Diyos doon sa kanyang mga anak. Huling versikulo, minamahal ko, dito sa aklat ng Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. At sinabi ko naman sa iyo,
na ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos, God bless you po, blah, 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 perdi. Isipin natin, and the gates of hell can never, ever fight against it. Bakit minamahal? Ang iglesyang ito, itinayo ng ating dakilang Diyos. Ginamit ang ating mga gulo sa ating mga Panginoon. Nagdaan sa maraming hirap, minamahal ko. Pinapalayas. Maski nga, dahil hindi makabayad ng upa ng bahay. Nagtsaga ang ating mga pastor. Anong araw nga, sabi nung patutungan ng araw, pasut lang natin bilabilis ng pastor, minamahal ko yung kaisa-isang pesan. Pesantres. Bakit? Bakit sila pinili ng mga Panginoon? Ang dami naman dyan. Ang daming mamayaman. May sasakyan pa. They can speak English, why not? Pero pinili ng ating dakilang Diyos. Nung na-assign ako sa pastoral, ang sabi sa akin ng mga tumatawag sa telepono, bakit eh kay gasto nyo ganyang pastor nyo? Meron siyang may punto. Wala akong magawa. Pero totoo yung pinapangaral niya. Totoo yung pinapangaral. Kasi ako, sabi ko, hindi pa ako dumalo sa gawain yung aking pag-iilasing ng alak. Wala na. Isipin po natin yung mga minaman. Yung aking pag-iinom nung araw na wala na yun. Hindi ko na maalala kung sabi nga sa akin nung mga kapitbahay ko, sabi niya, tawagin kasi ako doon sa lugar namin, pastor, pastor, tagay muna. Sabi ko, hindi na. Kung bakit ako natanggal sa gobyerno, yan ang dahilan. Alak! Ngayon, maglingkod kayo sa ating mga Panginoon. Babaguhin ang Diyos ang buhay nyo. Hindi na kayo maghahanap ng alak, kundi hahanapin nyo ang presensya ng ating dakilang Diyos. Yung minamahal ko. Kapag ikaw, Kristiyano, winalambahala mo ang presensya ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Kawawa ka pagdating ng oras. Bakit? Anytime, babalik ang Malapanganon. Sinasabi ko nung araw, after 3 years, babalik na Malapanganon. Ngayon, dinoble ko na. Dinagdagan ko na. Bakit, minamahal? May mga tao kasi, minamahal ko na gustong iligtas ang ating dakilang Diyos. Maging mga Kristiyano, maging perpekto. Nais ang ating Malapanganon na maging perpekto ang bawat isa. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po tumayo, minamahal ko. Umawit tayo ng tao sa puso, minamahal. And dahil tayo umaawit, minamahal ko, para kanino man. Ang inaawitan natin ng ating dakilang Diyos, minamahal. Tandaan po natin yung minamahal ko. Siya na magdadala sa atin sa langit. Siya nagpagaling ng ating karamdaman. Siya na nagbago ng ating buhay. Dapat lang natin siya awitan. Nabal ko. Pag-ibig na pag-ibig
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para sa ating beloved live, webcast viewers, sa mga sandaling ito na patuloy, na nakatunghay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong ukol at ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Mga minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan na dapat ay maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po, yung tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Ang pangalawa po, yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalan ng buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang ibig sabihin ng mga Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanan, kinakailangan itong pagsisihan at kailanman ay hindi na babalikan pa. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po natin isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Kapag inyong hanapin at paglingkuran ang ating dakilang Diyos at pagkatapos niyong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo at kayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at ang susumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo ang ika-apat na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Para sa ating beloved live, webcast viewers, sa mga sandaling ito, kahit saan man kayo dako naroon, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos, sundan niyo po ako sa panalangin, aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo, dakila at magpala po naming Ama sa langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat.
sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming puminamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, sa lahat ng aming bilabid live webcast viewers na sa mga sandaling ito na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, pagpalain mo sila at kahabagan, dakilang Diyos, batid namin hindi maiksi ang iyong mga kamay upang hindi mo sila maabot. Kahabagan mo sila at pagpalain, dakilang Diyos, paggaluban mo ng pagkakataon na sila ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po na ating po mga pangilangan. At narito po ang ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you. Beloved Brother Odil, my beloved co-preacher. Maunahal, tayo po dadako po sa ating mga pangilangan. Tayo po manalangin. Ating po pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, among banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unpan lang po ng aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeida, kami po Diyos ay dumudulog sa tuon ng biyaya. Humingi kami Diyos ng kahabagan sa mukhang nasumpungan sa mga pagkukulang pagkasala. Patawain po ang bautas sa amin, mahal na Panginoon, at patuloy po namin din dalangan o Diyos ang kalakasan, kalusungan at mahabang buhay ng aming po mahal na Pastor. Magan po sa kanilang mga minamahal mga anak, buong sambahin ng bilabid Pastor at mahal na Panginoon patuloy na pag-ingat, pagpalain o Diyos, maging sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatid, mahal na Panginoon, tugunin mo ang lahat ng kanamang kahilingan sa iyo sa mga pangyayang pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah, mga minamahal. Ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon kung saan nandoon ang karamdaman. Ay po sama-sama natin palayasin sa mga pangyayang pangalan ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Upong mapapala namin, Ama Diyos, mga pangyayang sa lahat. Sa unat panalangin na ay malapasto sa iyong mga pangyayang pangalan din mo, Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman. Katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapailas, high blood, be healed. Be healed lahat ng Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Demons of carnality, demons of pride, demons of hallelujah. Doubts, unbelief, cast out in Jesus' name. Demons of kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Mga minamahal, bilang taos po sa pagkapasalamat natin sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Amen.